Kasi ang purpose kasi nito, itong sa maliit na to, ito yung nagbablock ng pressure from high pressure side dun sa suction side. Kasi yun yung switching niya. Once na nag-overflow yung pressure, pinatay mo yung trigger, yung konting pressure pumupunta pabalik sa inlet side. Kaya yun yung nagsiswitch nito. So ngayon, meron tayo ngayong Hoyoma Japan na pressure washer. Ang problema niya, una, yung mga fittings, hindi sakto yung mga o-ring kasi yung dati niya putol na, may butas, bumili daw sila. Tapos nung kinabit nila, singaw-singaw na. So ngayon, inayos ko na yung ano niya, yung mga singaw-singaw sa fittings ng high pressure line. Meron pa siyang problema, mahina yung buga ng kanyang meron naman siyang bumubuga pero mga nasa 25% lang yung pressure na lumalabas. So ngayon tingnan natin kung ano yung cause. Binuksan ko na siya kasi napakatigas ng mga tornilyo. So ang una natin titingnan, itong cylinder head niya, kung ano yung nagpapahina ng kanyang pressure. Una natin tatanggalin yung itong pressure tawag yan, yung high pressure switch. Tingnan natin dito, baka may bara. So far wala namang bara. So ang last option natin, tatanggalin na natin itong cylinder head niya. So ito yung una nating nakita. Putol yung spring, may isang spring na putol. So din na natin ito bubungkalin na itong ano niya, mga plunger niya. Kasi nagpo-pump naman siya, pero hindi lang nag-build up ng pressure, meaning okay itong part na to. Dito ang problema nito sigurado. Try natin bungkalin yung mga ano niya, mga tawag diyan, rib. Ang tawag dito sa mechanism na to, ito yung pinaka ano niya, cylinder head ng piston. Ito, mga rib bulb na tinatawag, yung mga one-way bulb. Ito yung nag-build up ng pressure na nakakreate ng piston. Yan, natanggal ko na. Ito yung mga bulitas niya, yung mga nagpapasara ng buwan. I-check natin siya isa-isa. Sa nakikita ko, ayos naman siya. Buhin na lang natin. Wala naman ako nakikita ang problema dito sa mga rib bulb. Baka ito talaga yung ano, ito yung sira niya, yung spring sa ano, sa outlet rib bulb, yung sa side na ng high pressure line. Baka hindi niya nasasara na mabuti yung tawag yan, yung flapper bulb niya, kaya hindi siya nag-create ng malakas na pressure. So ibabalik natin siya, tapos susubukan natin siya palitan, hanapan natin ng spring or hilahin na lang natin to na humaba-aba ng konti. Kaya nagtatrabaho kayo ng mga ganitong washer, wag na wag nyong, mas the best kung gamitin yung silicone paste. Ito yung mga nilalagay sa piston, sa mga o-rings, para sure na seal yung kanyang mga seal niya, makakatulong to. Tsaka hindi niya mapapalobo yung rubber ng o-ring kasi ang silicone safe sa mga rubber. Ayan. Una, ito yung ilalagay natin. Oh.
Hihilain natin tong string para humaba siya ng konti. Ayan, testingin na natin. Nasubukan ko na siya kanina, ganun pa rin, mahina pa rin ang pressure, kaya dito ito na yung titingnan ko. Bali binuksan ko tong yung sa automatic niya. May o-ring dito. Yan sa pressure switch niya. Yan. Yung o-ring ditong maliit. Ito. May mga sugat-sugat na, baka ito na yung cause niya. Nakahanap ako ng kasukat. Nahanap ako ng kasukat dito sa set ko ng o-ring. Kasi ang purpose kasi nito, itong sa maliit na to, ito yung nagbablock ng pressure from high pressure side dun sa suction side. Kasi yun yung switching niya. Once na nag-overflow yung pressure, pinatay mo yung trigger, yung konting pressure pumupunta pabalik sa inlet side, kaya yun yung nagsiswitch nito. So kung leak na to, ang mangyayari continuous na lang yung pressure niya, hindi na siya nakaka-build up. Okay. Testingin natin mamaya. Ikabit ko lang muna to. Bali yun ini. Lihain muna natin to kasi sugat-sugat na siya. So yan, ibabalik na natin. Lagyan natin ng silicone grease. Dito automatic na gano'n na. So yan, na-testing ko na. Okay na siya, pati yung automatic niya gumagana na. Ayan. Makita niyo. Pati yung automatic niya gumagana na naman. Ayan. So yan, bubuuhin ko na lang to. Tapos na. Bali ang pinaka pinakasira niya, ito talagang o-ring ng sa automatic switch niya. Nagpa-pass-through na yung pressure sa high pressure side papunta sa low pressure side sa inlet. Bali matagal na daw to may sira. Dati hindi na gumagana yung automatic pressure niya, meaning pakunti-kunti nang nagli-leak dito sa o-ring na to hanggang sa hindi niya na kayang mag-build up ng pressure.